Nabaklas ko na yung board ng control. Hindi, meron ako napansin. Pinalitan na pala. Ayan, oh. Ayan. Tapos yung nilagay is 100K. Ang alam ko, nasa 5K to 10K lang yung control nito, eh. Pero 100K ang nilagay. For today's video, bali, to QSA. Ayan, QSA na MX-15A Professional Stereo Amplifier model niya. Ayan, kaya binuksan ko na para mabilis lang yung video natin. Kasi ang sabi ni sir dito, kaya dinala dito sa atin, control lang daw. Control lang daw sira. And then napansin ko, medyo mauga na siya. And then tingnan natin kung talagang control lang yung sira nito. Ayun, shoutout. And then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gumawa ng unit niya. Bali, pangalawang unit na niya ito, pinagawa sa atin. And then, bago natin palitan ito, pampahaba ng oras, kung saan diyang control ng tagasira nito, ayan, pakita ko na sa inyo yung pinakalaman loob niya. Ayan. Okay, yung transformer niya ay UI. Ay, U ba tawag niyo? UI naman to. U ito. UI. Kasi U, pag ganyan yan eh. Tapos pag ganito, UI. Ano ba tawag sa transformer nito? Reactor type? Ayan, comment na lang kayo dyan sa may comment section kung alam nyo yung tawag sa ganitong transformer. Kapares na naman ng EI core to, eh. Kaso nga lang ito, kasi hiwalay ito. Maring itong primary, ito yung secondary niya. Yan, UI. UI naman ito. Tapos, meron siyang walong kapasitor na 50 volts by ano to? Ratago, USA kasi yan, oh. Parang 3.8 lang. Okay. Tapos yung output niya, Toshiba, Japan. Toshiba na C5200 and then A1943. Ayan, nakasilip yung Japan. Okay. Ngayon, may nakakabit na speaker na ito. May nakakabit na speaker ito. And then, audio source. Yan ito. Tapos itong cellphone natin na isa. Ang problema, dito ko na ilagay sa walang audio. So, ngayon, Yan, nag-relay naman siya. Sa totoo lang guys, kung mapapansin nyo, di ba? Lumang-luma na siya, maraming alikabok dahil puting-puti siya. Pero hindi kinakalawang yung mga parts ito. Hindi kinakalawang. Nangingitim lang siya, pero hindi kinakalawang. Ganun katibay yung mga amplifier ng mga original. Okay, naka-play na yung cellphone natin. Dito meron. Ano, meron siya. May ilaw yung signal. Dito naman, wala. Wala yun, wala. Tapos, yung input pala ay naka-PL. Ayan, naka-PL, no? Hindi siya XLR. Okay? Mayroon, no? Napunta yung speaker natin sa may kabila yata. Kaya ayaw tumunog. Teka lang, lipat natin. Ayan, nilipat ko yung speaker. May nakalagay siya, oh, Class B. Okay, in. Ayan. Ulit. Meron nga. Mga ganitong klaseng amplifier, huwag nyo lang hanapan ng lakas na kalabog. Pero pagdating sa quality na tunog, is napaka-quality na tunog nito. Dito, wali talaga siya. Lipat nga natin yung input. Baka sa input lang. Ayan, lipat na natin. Ah, nasa input pala. Ito, meron, no? Baka yung input ko lang may problema. Nalipat yung one audio dito. Ay, lipat. Okay. Ang gagawin na lang muna natin ay maklasin natin ito. Maklasin natin ito and then palitan natin yung control. Okay, stay tuned lang kayo. Ito. Nabaklas ko na yung board ng control. Hindi, meron ako napansin. Pinalitan na pala. Ayan, no? Ayan, tapos yung nilagay is 100K. Ang alam ko, nasa 5K to 10K lang yung control nito, eh. Pero 100K ang nilagay. Ayan, tapos sobrang luwag. Tapos, yung half, ito, pang half moon sana yung control, oh. Sinunog lang para pumasok ito dito. Sayang. Okay. Ang ilalagay natin dito is yung 10K na master volume natin na pang power amp, yung lagi kong ginagamit. Sana meron pa.
yun ang gagamitin natin. Kasi pag nasa power amplifier talaga, kadalasan ang gamit is 10k, 5k lang. Bihira na lang yung 20k pataas. Ayan. Palitan natin ito, tanggalin natin, and then palitan natin ng mababa lang, mga 10k na lang. Sa 100k kadalasan medyo may humming siya na konti. Okay, kapag nakataas siya na walang audio. Okay, palitan natin ito, tanggalin ko lang muna ito. Tinanggal ko na yung control. Ito yung control na nakakabit dun. Pinutol ko na nga lang eh. Yung 100k, ang ipapalit natin ay ito, 10k yung papalit natin. Sakto sana, oh, sa pole sana to dito sa may half moon. Sa pole sana. Kasi half moon ito eh. Sa gadyang sinunog lang ng panghinang para pumasok yung full moon. Okay, tapos ipapalit natin yung 10k ah. 10k ito, pang power amp talaga. Ayan. So ngayon, papalit lang natin. And then, obserbahan natin kung magiging normal na yung tunog. Mas maganda ito, may groove oh. Yung parang may marinig ka na gatla doon sa loob. Ayan, or may maramdaman ka. Okay, naibalik ko na yung control. Ayan, para wala lang nangyari. Sakto, mayroong gatla pa rin or gap pa rin na para dyan sa may half moon niya. Ayan, kulang na lang dito ay ito, lininisin natin to. Bugahan natin ang compressor para medyo mawala naman yung pagkaputi niya. Wala tayong magagawa sa kulay niya. Ganyan na talaga yung sa medyo kalumaan na rin eh. And then kahit na mumuti yan, di naman kinakalawang yan. Matibay yung pyesa na yan. Okay. Ay, nakakabit pa rin na speaker. Bali, tinanggal ko muna yung speak on kasi naka-speak on ito. Ay, naka-binding post pala. Yung speak on ng gamit natin isang sub. Isang sub, tapos isang mid-high lang. Pasensya naman sa background natin. Daming gawain. Okay. Naka-play itong music. Ito, bass ito. Ah, teka lang. To 20 natin pala. 20 natin ha, para yan, wala na masabi. Ito 20 na yan. Ano, kung mapapansin nyo, diba? Napakalinaw ng tunog ng Miday. Okay na, mas maganda ito yung control na pinalit natin. Original na 10k. Ayun lang guys, may nagpalit yata ng music. Ayan. Ayun lang, hanggang baka makapirate tayo. Hanggang dito na lang yung video natin. Yun lang naman eh, yun lang naman yung pinagawa sa atin. Yung control lang naman. Pinabalik lang sa atin yung original niya na datingan. Okay, maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. And then, naway nakapagbigay IDR na ako sa mga kapwa natin technician na baka na, malay nyo, ma-encounter nyo yung ganito klaseng unit, yung QSA, at least alam nyo na kung ano yung control na gagamitin. Kadalasan na ginagamit sa power amp is 5K to 10K lang. Bihira na lang yung 20K pataas. Ayan. And then, kadalasan yan, half moon. Ayan, promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on Daguna, 24/7. So, kung gusto magpapa-repair along sa Uyuk, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyuk Road, sa Uyuk, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then, siyempre, paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So, kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then, siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then, peace sa atin lahat.